Tayo po'y manalangin, Opo, dakila at mapagpala mong banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na banayad sa pagkagalit sa gano'n sa kabagang siya'y matamis at makapangyarihan pangalan aming pinakamahal Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilis mo sa aming kaligitnaan at bagong lahat sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor End Time Prophet. Kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon, ikaw po maglagay na makataga, dapat bigay sa ikaw aking nasahan, buksan pang unawa, kaisipan ang bawat na makinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will De Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy ang ating pag-alala kailanman ay hinding-hindi natin malilimutan ang mga turo't aral na iniwan ng ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear, at ako po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpala mga baguhan, ating mga viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamaganda nating finding contentment. Sa Tagalog, ang ibig sabihin, paghahanap ng kasiyahan o kahustuhan. Finding contentment. Basahin po natin ating mga verses. Dito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 4, ang talatay 11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masihan sa anumang kalagayang aking kinaruroonan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamalapit na Hesukristo, ang magpala ng kanyang banal na salita. Ating tinatalakay, finding contentment, ang ibig sabihin paghahanap ng kasiyahan o kahustuhan, na ang ibig sabihin, ikaw ay masaya sa anumang iyong kalagayan. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, dito sa Filipos, Kabanatang 4, Talatang 11, hindi ang sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Sabi ni Apostol Pablo, aking natutunan ang masyahan sa anumang kalagayan na aking kinaroroonan. Para daw masumpungan mo, matagpuan mo, mga minamahal, yung kasiyahan, yung kahustuhan. Dapat kung ano ang iyong kalagayan, kung ano ang meron ka, dapat masaya ka dyan. Sapagkat ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Eh mga tao, hindi naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, nasa kanila lang lahat, hindi pa sila masaya. Kaya pumapasok yung tinatawag na greediness, yung katakawan, mga minamahal, dahil ang gusto nila sa kanila lang yung lahat, hanggang sa kahuli-hulihang sandali na kanilang buhay, saan natagpuan ang kanilang mga sarili, mga minamahal. Una, sa kanilang paghahanap ng magpapasaya sa kanilang sarili, mga minamahal, maging yung hindi na sa kanila, kinukuha pa nila. Punta sila kahit siya gusto pumunta, kakain sila ng gusto nilang kainin, mga minamahal, matutulog sila sa mamahaling hotel, malalaki ang bahay, pero ngayon, nasa loob na ng selda. May picture pa, mga minamahal. Ang pagkakaiba, may gwardiya pa. Hindi ba? Ibig sabihin, yun na lang ngayon ang maliit nilang mundo. Naghihintay na lang kung ano ang kanilang magiging kinabukasan. Samantalang tayo, mga minamahal, dapat tayong masayahan sa anumang ating kalagayan. Ang sabi, ito na ang ating kalagayan. Ano man ang mangyari, hindi ka magwawakas sa maliit na kwartong may rehas na bakal at may gwardiya ka pa. Magwawakas ka saan? Sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Wala kang gwardiya pero kang maraming kasama. Ang kasama mo na magpupuri sa Diyos ay ang sinasabing hukbo sa langit. At ang kasama mo ay walang iba kundi ang Diyos na tumawag sa iyo. Kaya sabi ng ating nabasa, sa paghahanap ng kasiyahan o kahustuhan, kung ano ibinigay sa iyo ng Diyos, pasalamatan mo yan.
dahil hindi mo naman alam kung ano ang dadaling sa'yo ng susunod na araw. Baka mamaya naghahanap tayo ng higit pa sa inaasahan, ang dumating naman ay tinatawag na kapamakan. Yan ang nangyari sa mga tao ngayon, di ba? Ang kanilang kalagayan eh, pag tinignan mo yung status, yung isa pinakamayamang pastor. Yung isa naman, mga minamahal, 11 ang kumpanya. Eh ngayon, nasa loob na ng rehas na bakal. Samantalang tayo, malaya na tayo sa kasalanan, malaya pa tayong paglingkuran ang ating pinakamamahal at Jesucristo. Kaya merong sinasabing the only remedy. Kapag ikaw ay tingin mong parang kulang ang meron ka, huwag kang maghanap ng higit, kundi alamin mo ang sinasabing ang tanging lunas. Minsan kasi ginagamit ng kaawa yung ating kakulangan para ikaw ay mawala sa mahal na Panginoon. Ioperan ka ng kaaway ng Diyos ng higit pa sa inoper sa iyo ng Diyos, mga minamahan. O sabihin natin, meron kang karamdaman, ibinigay sa iyong kagalingan, 80%. Meron kang napakinggan ngayon, eto. Pag ito ang ginawa ko, baka gagaling ako, eh hindi ka pala gumaling. Hindi ba? O kaya tumatanggap tayo ng pagpapala ngayon, may nag-offer sa'yo, inopera ka ng 10 times, sabihin natin sa tinatanggap mo ngayon, eh magpapahamak pala sa'yo sa mahal na Panginoon, sa pagkaalis sa mahal na Panginoon. Dapat alam mo yung sinasabing, the only remedy, ibig sabihin ang tanging lunas. Basa. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat namang bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na pagpapasalamat na ipapakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Yung nasa webcast natin, ilagay niyo yung the only remedy. At saka pag binanggit ko yan, dapat nakalista na yan dyan, nakalagay na. Ilagay yung dapat dyan, yung alam gawin yung trabaho na yan. The only remedy, ang tanging lunas, pag naramdaman natin na parang kulang ang meron tayo, dahil pag sinabi nating anak tayo ng Diyos, mga minamahal, anuman ang kalagayan natin ngayon, Diyos ang nagpahintulot niyan. Naintindihan natin. Ano man ang kalagayan mo ngayon? Kung naging masaya ka, Diyos ang nagpahintulot. Maaring gumagawa ka ng tama sa harap ng mahal na Panginoon. Kung nasa kalungkutan ka at nasa kakulangan, Diyos pa rin ang nagpahintulot. Maaring mali ang ginagawa mo sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero merong sinasabing the only remedy. Ito ang dapat nating gawin, ang sinasabing tanging lunas. Sabi ng ating nabasa, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa magitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Hindi pala tayo dapat mabalisa, mga minamahan. Huwag kang magulumihanan. Huwag kang matakot. Sabi ng ating nabasa, yung takot mo, palitan mo ng panalangin na may pasasalamat. Paano mo papalitan? Ang sabi, kung anong pangailangan mo, ang sabi, ipakilala mo yan sa Diyos. Ipaalam mo sa Diyos kung ano yung pangailangan mo. Huwag mo sasabihin sa tao. Huwag mong sasabihin sa sarili mo. Dahil walang magagawa ang sarili mo, maging ang taong pagsasabihan mo. Sabihin mo sa Diyos at ang Diyos ang magpupuno ng pangangailangan mo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dapat alam natin yung sinasabing our greatest needs. Ilagay agad. Our greatest needs, mga minamahal, ang ating mga pangunahing pangailangan. Kasi tayo marami tayong pangailangan, pero merong sinasabing greatest, mga minamahal. Yung bang iniisip mong pangailangan, yan ba talaga ang pangailangan mo? O baka naman pansamantala lang o luho yan ng iyong sarili. Kasi merong sinasabing pangunahing pangailangan. So alamin mo, ano ba ang pangunahing pangailangan natin? Basa. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, ang talatay 35 at 37. 35. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin, kailanman hindi mauuhaw. 37. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Talon tayo sa 44, verse 44.
Dito po sa 44. Idagdag yan sa verse natin. Walang taong makalalapit sa akin maliban nang ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal at Yesu Kristo. Ito pala yung ating greatest needs, mga minamahan. Hindi yung inaasahan natin na gusto na, ito kasi gusto ko eh. Sa panahong ito, ito talaga ang kailangan ko. Hindi pala yon, mga minamahal. Pag binasa natin ang banal na kasulatan para makapaghanap tayo ng kasiyahan, para magkaroon tayo ng kahustuhan, mga minamahal, pagkatapos natin gamitin yung sinasabing the only remedy, ito pala ang ating greatest needs. Ang sabi ng ating nabasa, ang ating greatest needs ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Hanapin mo ang pinansyal, wala si Kristo, wala kang pinansyal. Hanapin mo material, wala si Kristo, wala kang pinansyal. Mga minamahal, wala kang material. Hanapin mo ang kalusugan, wala si Kristo, wala kang kalusugan. Hanapin mo ang kasiyahan, hanapin mo ang kaustuhan, wala si Kristo, wala sa iyo ang lahat. Mga minamahal, iyan yung sinasabing, mga minamahal, na kapag wala si Kristo, wala ang lahat. Kung wala ang lahat, si Kristo ay nasa iyo pa rin ang lahat. Ay ang greatest need, sabi ng ating nabasa, tinapay ng buhay at kabuhayan. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating nabasa, at sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. O anong kabuhayan ngayon na hahanapin mo? Iiwanan mo si Kristo para sa kabuhayan? Eh, ang mahal na Panginoon nga, ang tinapay ng buhay. Ang sabi, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Pag lumapit ka sa ating mahal na Panginoon, siya kasi ang sinasabing bread of life o tinapay ng buhay, lumapit ka kay Kristo, hindi ka magugutom. Iwanan mo si Kristo, maghanap buhay ka ng maghanap buhay, isang araw, siguradong gutom ka. Bakit? Wala si Kristo. Wala kang great healer. Wala kang depender, wala kang provider. Hindi ka man magkasakit isang araw, makikita mo uli ang anak mo, may sakit na. Pag may sakit na ang anak mo, lahat ng inipin mo sa iyong pinaghanap buhayan, kulang pang gastusin mo sa anak mo. Isang araw, pumapatak ang iyong luha, hindi na sa presensya ng Diyos, sa kakulangan ng maraming bagay, sa kabalasahan ng maraming bagay, dahil naiwanan mo ang tinapay ng buhay. Yung mahigit na kailangan mo, naiwanan mo siya. Kaya nasa iyo ang sinasabing kagutuman. Gayong sabi ng ating nabasa, the greatest needs ay walang ibang ating mahal na Panginoon. Siya ang tinapay ng buhay. Ang sabi, hindi ka magugutom kapag ang tinapay ng buhay ay nasa iyo. Tuloy natin ang basa. Ang sabi, at ang sumampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. Hindi ka magugutom, hindi ka mauuwaw. Ang ibig sabihin, nasa iyo ang kasiyahan. Nasa iyo ang kahustuhan. Nahanap mo yan dahil si Kristo ang nasa iyo. Sabi ng verse 37, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Pag inilapit ka ng Ama sa Kanya, ibig sabihin, inilapit ka ni Kristo sa Kanya, lalapit ka sa Kanya. Pag ikaw ang lumayo, ang ibig sabihin, ayaw mo yung ginagawa ng mahal na Panginoon na ilapit ka sa Kanya para siya mismo ang maging tinapay ng buhay mo at kabuhayan at siya mismo ang iyong sasampalatayanan. Kaya ang sabi, nakakalapit ka sa mahal na Panginoon dahil mismo ang Diyos ang naglalapit sa iyo. Ang sabi, ang lumalapit sa akin sa anong paraan ay hindi ko itataboy. Kaya ano ba ang iyong maging kalagayan? Lumapit ka ng lumapit kay Kristo. Magpumilit ka. Maging masaya ka, ano man ang pinahintulutan ng mahal na Panginoon sa'yo, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, si Kristo pa rin ang kasama mo. At dahil si Kristo ang kasama mo, sabi ng verse 44, walang taong makakalapit sa akin maliban ng Ama na nagsugo sa akin ang sa Kanya'y maglapit sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sa kahuli-hulihan, ano man ang kalagayan mo, dahil lumapit ka kay Kristo, siya ang iyong kabuhayan. Hindi ka mauuwaw, hindi ka magugutom. Pag sabi, ano man ang kalagayan mo, sa huling araw, ibabangon ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka paninatili ng Diyos sa iyong kalagayan na nasa kahirapan. Pinahintulutan lang ng Diyos, pero hindi niya pababayan. Yan na ang iyong kalagayan. Dahil ang pangako niya, sa huling araw, ibabangon ka ng ating pinakamamahal na Panginoon.
And lastly, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang meron tayo, ang sinasabing our life in heaven. Meron tayong buhay sa kalangitan. Yan ang pinakamahalaga. O, tingnan nyo, nagsasabi siya daw ang Son of God. Hindi ka pupunta sa langit pag hindi ka dumaan sa Kanya. Paano ka dadaan sa Kanya? Nasa kulungan. E pupunta ka pa sa kulungan. Para pupunta ka sa langit. E pilalaya na tayo ng mahal na Panginoon. Malaya na tayo sa kulungan ng kasalanan. Malaya na tayo, wala na tayong pangalan sa impyerno. Ang kailangan natin si Kristo, ang Diyos na ipinangaral ng ating beloved Peres and the Lord, ang Diyos na totoo, ang Diyos na makapangyarihan, mga minamahal, Siya ang magdadala sa atin sa langit. Kaya meron tayong sinasabing our life in heaven o buhay sa langitan. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Dito po sa aklat na Apokalipsis, Kapitulo 22, Versikulo 5. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan. Ni ang liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagin sila ng Panginoon Diyos at sila'y maghahari magpakailan kailanman. Palakpakan natin ang isang malakas na palakpak ang ating malapit. Ito pa lang sinasabing our life in heaven o buhay natin sa langit. Eh bakit hahanapin mo ang bagay na buhay sa sanlibutan? Samantalang ang lahat na nasa o ancient things, sabi ng wala na kusulatan, ito pala ang sinasabing buhay sa kalangitan, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, hindi na magkakaroon pa ng gabi. Sila hindi mangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ang liwanag man ng araw. Sapagkat liliwanagan sila ng Panginoon Diyos, sila'y maghahari magpakailan pa man. Of course, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. We will reign forever and ever together with the Lord. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil yan ang ating buhay. Gusto na. May kasiyahan na. Hindi natin nakikita sa kasalukuyan dahil may kasamang pagsubok ang buhay natin ngayon, pero may katiyakan, magwawakas tayo sa buhay natin sa kalangitan. Yan ang sinasabing nahanap nating kasiyahan. Tayong lahat ay tumayo. Meron kayong dalang baguhan? Nais ba nilang matagpuan ang kasiyahan, ang kakontentuhan, at magkaroon sila ng the only remedy and maunawaan nila sinasabing greatest needs at magkaroon ng buhay sa langit? Dali nyo sila sa harapan. Habang tayo umaawit, mga minamahal, awiting pagsamo. Hallelujah. Katanyagan. Hindi natin kailangan ng katanyag. Kahit ano pang bagay kung tayo sa piling ng Diyos ay mawawala. Basta naisin ko magkapiling ka sa buhay. Mas magandang kapiling natin sa buhay. Kahit ako ang ating Diyos, kahit ako maghanala. O Jesus, pakinggan mo pagsamo ko. Tingin natin ang pag-ingatan ng ating landas. Ang landas ko patungo sa'yo. Hallelujah. Ang aking buhay ay hindi ko matanto. Pag-ingatan mo. Ulitin natin. O Jesus, pakinggan mo. Ating kayang
natin kayang paglabanan. Hallelujah! Kailangan natin ang gabay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Atin minsanan pa ang kahinaan. Ang kahinaan. Hallelujah. Ng aking buhay. Hallelujah. Yan minsan ang ating kalagayan. Hindi natin kayang paghinaan ang ating kahinaan. Kailangan natin hingin ang gabay ng ating mahal na Panginoon. Kailangan natin ang mahal na Panginoon para matagpuan natin ang sinasabing contentment, kasiyahan at hingi nating pag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon sa nandas natin ito. Sa ating mga pinagpalang viewers, sa ating live webcast, napakahalaga na tayo ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang tangi nating isasagawa, apat na reglamento ng kaligtasan. Unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Sabi ng Balay ng Kasulatan, sa langit may isa lamang Diyos dapat nating sampalatayanan. Paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Pangalawang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Sapagkat ang bawat kasalanan, ayaw mo't sa gusto, ang bunga niyan ay karamdaman. Ayaw mo't sa gusto, darating ang kabayarang kamatayan. Kaya ang kasalanan, kapag pinagsisihan, dapat lubos na tinatalikuran. Pangatlo, ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamalapi Jesucristo. Ang layunin, ayon sa Acts 2:38, para mapatawad ang ating kasalanan ng pinagsisihan, ang kahulugan ayon sa Roma 6:4-5 upang makalakad tayo sa panibagong buhay. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo na ang tanging gagawa ay walang ibang ating mahal na Panginoon. Sa ating paglilingkod, sa ating pinakamalapi Jesucristo, ibabahagi niya ang kanyang Santong Espiritu, yan ngayon ang ating kapangyarihan. Kapangyarihang mapatawad ng kasalanan, magbagong ating buhay mula sa kahirapan, mapapalitan ng kasaganahan, sa kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan, at ang ating panalangin ay magkaroon ng katugunan, maging ating karamdaman, magkaroon ng kagalingan. Sabi ng Lucas, Jesus and Mebe 20, huwag natin igalak ang bagay na yan, ang higit at dapat natin igalak, ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya sa ating mga viewers, kanilang matahanan, mga nagbunga sa kanila, mga minamahal, pasunurin niyo sa panalangin, itaas ang kanilang kamay at isagawa natin ang pananampalataya at pagsisisi, sabihin Amang Banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong mga salita. At narito po ako, isang makasalanan, labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin. Ako'y nangangako, maglilingkod sa iyo, iligtas mo po ako, sampu ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, I pray, Amen and Amen. Kami naman ang manalangin para sa inyo, Opo, dakilat na pagpalamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang panalangin po,
aming ginagalwa, Pastor, end time prophet, dalangin po namin sa lahat ng tumanggap sa iyo, malapay tulawa ang simulain ng kanilang mabungat maningas sa paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin sa kalang buhay, maganap ang apat na reglamento ng kaligtasan, iligtas mo po sila, sampu na kalmamahal sa buhay sa aklat ng buhay, isulat mo po ang kalang mapangalan sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen. And amen. Tayo dadako sa ating pangailangan, mga minamahal. Taas natin ang ating kamay as point of contact. Palagi nating isipin ang ating Diyos ay nasa langit, nasa ating puso sapagkat ang Diyos na ating sinasambay Espiritu. At ang ating kanang kamay papatong sa ating kamay, ating ulo. Isipin natin ang ating Honorable Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, nagpatong ng kanyang kamay sa ating ulo. Palayasin natin makaramdaman kahirapan, mga problema, magawa ng kaaway sa ating buhay. Sabay-sabay muna tayong manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. O po, dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panong Jesus. Diyos na balayat sa pagkakalit, sa gana, sa kahabagan, sa pahon ng panalangin po. Aming binabinubuli, Evangelist Will de Almeida, end time prophet, no God, na ito yung mga anak. Sama-sama kaming dumudulog sa tonong biya, lubos nagpapakumbaba, kahabagan mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa aming kahinaan na pagbigyan, pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Labis po kami nagsisimula, pet na langin namin panghawak. Kan mo kami tihanda sa dakilang pagbabalik at bago sa aming pangailangan una tigit sa lahat patuloy namin sinasamo kalusugan mahabang buhay patulog mong kaloob sa aming ginagalwa Pastor End Time Prophet pagtugbo sa bawat panal mga dikling bitawan at patuloy mo mas masaganang pagpapala sa mga beloved children ministerong inatang mo sa kalang mabalikan patuloy mong kasangkapanin sa marami pang kaluwang dyan mo sa to ng biyaya at abutin mo aming pangailangan pauwi mo bawat isa may galakatugunan sa panalangin sa pangalan ni Jesus, banggitin ka ng daman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, cancer, goiter, demons of paralysis, blindness, cancer, viruses, as are from us completely right now in the name of Jesus, demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, pain, problem, watch, and clutches of the devil, as out complete healing and deliverance right now in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas ang ating kamay at tayo ay tatalo ng tatlong beses na hallelujah ng tatlong beses at sasabi, sasigaw ng tatlong beses na hallelujah. Praise the Lord. Para masamang espiritu ang pinalayas natin, hindi na babalik pa sa atin. Sabihin natin, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, O Lord God, for thy sweet holy presence, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat nagsabi ng praise the Lord. Lahat ng kapurihan, pasalamat, tanging lamang sa ating pinakamalang Jesus Kristo. Tayo dadako, ating mga announcement, ating beloved brother, Bobby. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan pa pumigyan natin na malakas sa palakpang ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dearest Jesus. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Louis Angeles. At sa pagkakataong ito po, tayo po idarako po sa pagbibigay ang ating naman pong mga ipagkakaloob. Ito naman po ay ating direktang magagamit at mapupunta sa lahat po ng may kaugnayan sa ating mga isinasagawang patuloy na construction at mga pag-iipon. Amen. Sa ating pong bahay-sambahan ito po sa dako ng Marilao. Amen. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, atin na pong binibigay ang mga pagkakataon sa ating beloved brother Ed. Amen. Thank you, dear Jesus. Praise the Lord. God bless you po, my beloved brother Bobby. Tayo po ay dalako sa panalangin na ating pagbibigay ng ating special offering at basbasan ng ating mahal Panginoon. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoong Jesus, sa Pangulong Dalangin, ng aming ginagalang at minamahal Pastor, Willis de Almeida, yung banal ng propeta. Narito po kami minsan ang panagpapaabot, aming tao sa pusong pasasalamat sa mga pagpapala na aming natanggap, mahal Panginoon. At narito, mahal Panginoon, ang aming special offering, mahal Panginoon, para sa yung banal gawain, mahal Panginoon, basbasan at pagpalain, mahal Panginoon, ang lahat ng mga kamay na magbigay, mahal Panginoon,
na may kagalakan sa kanong puso, mahal Panginoon. Aming samot dalangin sa iyo, mahal Panginoon, dalangin aming mahal Pastor, pagpalain mo ang kanilang mga buhay, kanilang mga trabaho, kanilang mga negosyo, pagpalain mo lubos, mahal Panginoon. Maging sa lahat ng aming minamalang kapatiran na patuloy nagbibigay ng kanilang mga vows and pledges o pangako sa iyo, mahal Panginoon, pagpalain mo rin silang lubos, mahal Panginoon. Ano mang bagay na pinagkaloob para sa iyong binalagawain, ikaw po magpala sa bawat isa, mahal Panginoon. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay, ang magbalik po sa inyo ng makalibong beses. Amen. At para naman po sa ating mga beloved brethren na nasa malayong lugar at naabot rin po ng ating pinagpalang live webcast, gayon din po ang ating mga beloved kababayan na nais pong maging kabahagi sa ating mga isinasagawang mga konstruksyon, mga proyekto sa ating bahay-sambahan dito po sa Dako ng Marilao. Ang cellphone number po ng ating beloved Ordained Preacher, beloved Brother Louis Angeles, ay nasa screen niyo po ngayon. Maaari niyo pong kontakin, tawagan, i-text ang ating beloved Ordained Preacher upang maipaliwanag po nila sa inyo, masabi po nila sa inyo mga pangunahing pangangailangan po ating mga isinasagawang mga proyekto at yung tamang proseso kung paano po kayo maaaring makibahagi. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y tuloy-tuloy na po sa ating pinagpalang banal na gawain. Tayo po'y darako po sa schedule ng ating mga banal na gawain. Tayo'y patuloy nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nabibiyayaan po tayo ng malayang pagkakataon kung saan tayo po'y nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain 3 beses isang linggo. Amen. Katulad po ngayon, araw ng Miyerkules ang ating midweek service. Alas 2 ng hapon tayo po'y nagsimula. Matatapos ng hanggang ganitong oras, hanggang 6:30 po ng gabi. Amen. At ang atin naman pong overnight prayer meeting, tuwing araw po ito ng Biyernes, alas 10 ng gabi tayo magsisimula at matatapos naman po tayo ng alas 4 ng madaling araw. Araw na po yan ng Sabado. Amen. Ang atin naman pong Sunday general service, tayo naman po ay nagsisimula ng alas 10 ng umaga at matatapos po ng alas 4
ng hapon. Iyan po ay araw ng Linggo. Amen. At sa mga kababayan po natin na ngayon pa lamang po nakatunghay, nakapanood ng ating pinagpalang live webcast, kayo man din po ay malugod naming inaanyayahan na dumalo. Kayo po ay huwag maging tagapanood lamang o tagapakinig. Kayo po ay tumungo, magpunta sa mga araw po na nabanggit. Ang ating bahay-sambahan o ating banal na gawain ay matatagpuan po sa ating bahay-sambahan. Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach ay matatagpuan po sa T. Mendoza Street, Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Amen. Ang ating naman pong pinagpalang banal na gawain sa mundo ng radyo, ang ating programa, The Jesus Miracle Hour, ay patuloy na papahinggan sa DZME 1530 kHz AM band mula Lunes hanggang araw po ng Sabado, alas 11 ng gabi, at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Ang ating pong pinagpalang banal na gawain sa telebisyon, tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at patuloy tayong umi-air at napapanood sa PTV Channel 4. Every Saturday naman po yan, alas 10:30 ng gabi at matatapos ng alas 12 ng madaling araw. Sa ating pong mga social media accounts kung saan po napapanood live streaming, live webcast ang ating mga pinagpalang banal na gawain. Katulad po ngayon, tayo po ay napapanood live sa ating Facebook page, sa ating Facebook account, sa ating YouTube channel, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Minsan na pong bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong pagtatapos. Amen. Hallelujah. Mga counting reminders na lamang po. Muli, at ang ating pong Victorious Talipaw Peace Mission, amen, ay na-move po yung ating date, October 27. Paki-take note po yung ating date, October 27, 2024. Ang ating Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary ay gagawin at gaganapin po sa Amoranto Sports Complex. At muli, ang ating pong pakikibahagi sa ating time team na pag-aayuno, amen, pananalangin, pakikiisa, amen, at inaasahan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na makibahagi po sa pag-aayuno sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Gayun din po ang ating mga beloved brethren na nais pong mag-aalay ng ayuno. Welcome na welcome po kayo dito po sa ating bahay-sambahan. Magdala na lamang po kayo ng mga tent po natin, ng mga folding beds, ng mga una na magagamit niyo po para po sa ating pag-aayuno. Amen. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa darating po na Friday sa ating overnight prayer meeting, sa lahat po ng mga beloved brethren na mag-aalay rin po ng mga awitin. Sinasabihan po tayo na maibigay po sa mga musicians yung ating mga kakantayin ahead of time para po maayos at masipra rin po nila yan upang maging maayos ang ating pagpupurit pagsamba. Amen. Sa darating po na Friday. At muli, sa ating po mga beloved brethren, sa paglabas po natin, sundan po natin yung mga instructions na bibigay ng ating mga beloved security force, ng ating beloved marshals, para po sa mas mabilis at maayos po na paglabas po natin. Dahan-dahan lang po yung pagpapatakbo po natin. Medyo busy po yung road natin. Paglabas po natin mamaya. Amen. At gayon din po, gamitin natin yung mga pedestrian crossing, pedestrian lane sa dako po ng MacArthur Highway. I-assist po tayo ng ating mga beloved security force. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dito po natatapos ang ating pinagpalang banal na gawain sa hapong ito at upang ipanalangin po ang ating sa ating pag-iwahiwalay, ating pagtatapos, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel. Amen. Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Bobby. Minamahal tayo manalangin sa ating pagtatapos. Una kila Diyos sa mamanalangin, pinakamala po ni Jesus. Sa pangungunat na langin namin, minamahal at ginagala mo yung evangelista, ministana, alminay tayo, prophet, or nalibigan na kila Diyos. Tapos puso kami, malapang nagpupurit at pasalamat, malapang sa ipaglangis sa mga yukto na manalagawain na ipinagpala, malapang sa araw na ito, malapang noon. Maging yung manalasalita, malapang noon, maraming maraming salamat, malapang noon. Ay karagdaga kaalaman namin sa ang paglilingkod namin sa iyo, malapang noon, maraming maraming salamat po na kila Diyos. Higit sa lahat, malapang noon, yung matabi sa presensya sa iyo, pagkilos mo sa bawat isa sa amin, malapang noon. Na yun, pinadamayo na kilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, wala pa noon. Nalangin namin siya, wala pa noon. Sa nalalabing papasilidad ng ayong maisambahan dito sa Nakon o Maralaw Outreach, wala pa noon. Pagpalaan mo ito na kilang Diyos ang kasamatapos, kayo mag-provide ang pangailangan, wala pa noon. Bigyan mo ng kalusong kalakasan ang aming minamahal mga powers, wala pa noon. Upang magamit mo, wala pa noon siya managawain na kilang Diyos. Sa aming paguhi, wala pa noon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, wala pa noon. Ikaw, wala pa noon. Ang manguna sa amin, wala pa noon. Tulungan mo kami ng iyong kapangyarihan. Pag-ingatan mo kami, malapan ang mag-iibong mundo na kilang Diyos. Pagpalain mo kami, malapan ito sa amot manalain namin sa matabis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.